Alright mga kapotpot, so dito na kami sa hostel, ba ito? Homestay. Parang, hindi naman sa bahay. Parang hotel lang siya. Isang building siya. Hindi naman ganun kalaki. So ito yung magiging kama namin. Twin siya, yan. So doon si Commander. Dito. Ay, dito daw siya. Sinasaba ako daw siya doon. So doon ako. So yan, so 1,000 pesos. Sulit na sulit na yan. So, okay mo yun siya. May CR, mayroong heater. Nakalinis lang. May heater, so okay na rin siya. Mas malungan yung CR. May bulak ako. So yun. So, 1,000 pesos. First nakita namin to sa Agoda. But we transact and paid via FB and send payment through GCash. Yan, so, yan si Commander o nakakapote pa. Yan yung kapote niya. Ayan. So, ayan o. Ito, pakita mo yung nakikita. Ayan pala, ito may salamin. Ayan o. So, ayan. So, maganda nag-i-invest kayo sa magandang kapote. Ayan. Walang kabasa-basa. Alright. Alright. Sagada Bistro. Solid yung food. Saktong-sakto. Worth it dun sa binayaran namin. Sarap yung food nila. So, pag nandito kayo, you have the right budget. Highly recommended yung Sagada Bistro. Yan. Souvenir shop. Konti pala na nilakad namin. Alright. You know. Yan ang view. This is the town proper. Ayan. Ay, yun yung pupunta natin. Good morning. Alright mga kapot. But so nandito tayo sa tapat ng municipal hall ng Sagada. Tapos, paano rito sa tourism information. Tapos nandito lang yan sa tapat. Tapos kumuha kami ng accident insurance. Accident insurance. Tapos kasi sa 100 yung pinawa kami. Tapos registration, environmental fee. Yan, 100 each. So, 200. Yan. So, 50 pesos doon. Yan. And then 100 each doon. Tanong lang kayo kung pwede nyo yung video. Yan, pwede naman daw, sabi nila. Yung video namin. Yan yung mga tours. And, Sagada. Yan. Yan. Tapos, pupunta kayo sa mga yan, mga accredited na tour guides. Yan yung mga numbers nila. Kasi hindi pwedeng mag-DIY dito. Kailangan may tour guide. Alright? That's Sagada. Sunod lang po tayo. Alright, so nakapasok kami rito. Sa... ano nga to? Paitokan Walk. Yan, sa Paitokan Walk. And then yan, si Kuya. Nakapaalam mo, Kuya? Ha?
Aldrich. Ah, Aldrich. Yan. Siya yung guide namin. So dito, kailangan mayroong katalagang guide. Kasi yun yung policy, hindi ka pwede yung pumasok na wala kang guide. Oo, nang dahil sa mga accidents na nangyayari. Ah, maraming accident. That's... Walang talagang walang guide na kanya-kanya lang. Depende kung kumuha ka ng guide o hindi. Ah. Pero nagkaroon ng maraming accident. Oo, kaya yun po. Kailangan ng munisipyo yun para sa kaligtasan ng mga guest. Ayos naman yun. Kahit saang part naman dito, kuya, pwedeng i-video. Kahit saang part, pwede namang i-videoan. Opo, yes, sir. Okay. Maliban lang kung may umiwi. Ah, syempre. Hindi pwedeng i-video yung umiihi. So, ito yung old cemetery siguro? Modernized. Ah, okay. So, pupunta natin yung old. So, modern old cemetery ito. At dito po, sa kanang kinasama sa panong. Yung 1444. Yun. Ah, okay. Noon. Yung SAF? Opo, yung SAF. Oh. Yung 2015, panahon ni Nino. Okay. Kakahinga lang. Okay. At ito, noon 6 feet under the ground. Yung pupunta natin. Yung hangin po, it's nakakal. Alright, mga kapot-pot, so eto, dinaan tayo ni Kuya. Trail talaga. Pero okay ito, na-experience mo yung feeling na nasa bundok talaga. Sa kabila kasi, sementado. Kabila po. Maiksi lang pala. Then, sementado na. Then, so pinili namin mag-solo tour kay Kuya para mas may turo niya sa amin. Kasi mahirap yatang mag-tour ng maraming ang kasabay. No, Kuya? Marami kang iniisip. Ayan o. Ayan, so sobrang tarik. Simula pa lang kami, tunaw na lahat yung kinain ko kanina. Alright guys, ayan o. Ayan o. Tsura ng pagod. Ayan, so pababa ng pababa. Ayan. So, galing kami doon. Ayan. Punta kami doon. May tao. Hanging coffins. Hanging coffins. Dami lang tao. Dami tingin. Alright guys, so I think sinasabi ni Kuya kanina about dun sa nakaugalian. Ayan. So ganitong kaugalian daw yung unang style talaga ng paglilibing. Ayan, so may mga butas-butas. Ayan, sa mga bungad ng kuweba. Ayan. Then, recent lang daw yung hanging coffin. Mga 1900s na. But that is the original way of burying or yung burial nila. Right. Inilalagay na magpakahirap na ilagay doon. Mahirap din talaga ilagay yan, no? Yan, yung isa sa mga sinasabi ni Kuya kanina. Yan yung mga original na nakaugalian na process ng burial. Yan. So, nasa mga butas. Sobrang hirap puntahan yan. Para maglagay ng patay yan. Yan o. No? Sa mga pader. Sa may butas. Right? So, bababa pa kami dun o. No? Alright mga kapot-pot, so galing kami doon sa taas, sobrang taas. Ayan, pababa pa lang siya. Ayan, merong nakikita nyo yun. Merong coffins doon, yan.
Yan siya. So ang way pala nila mula doon, papunta rito sa baba, then aakyat doon. Gagawa sila ng forms and scaffoldings. Then mula baba, pasa-pasa, hanggang sa maiakyat doon. Yan. So yan siya. Ganon kahirap ang maglibing. Pero sabi, nag-enjoy daw sila dyan. Nagawin yan. Yan, since... Yan yung nakaugalian nila para sa family. Yan. You know. Ah, oo, kuya. So, ito yung coffee plantation. Yan, sinasabi nila. It's part of the walk. Yan. Sa side siya ng cliff. Yung pinaka point of view natin, yung high coffee, so yung nakataas. Ah, okay. So, yun yung pinaka-highlight nung walk. Pinaka-highlight ng tour. Okay, so yung pinaka-highlight ng tour as per kuya is yung hanging coffee. Yung mga coffee, types ka lang mga ginagana natin. Alright. So, ito kung part na to kuya is pa almost patapos na. Okay. Ayan, tapos dadaan tayo dito sa gitna ng kapehan. Coffee making the old way, coffee farm, we're gonna go there, underground labor, naging metal. Alright, so yun, pababa pa dyan, going to the underground river. Yan. So as per kuya, itong taniman ng kape na to is privately owned, who also owns the coffee house there. And yung mga hanging coffee, so it's an ancestral land. Ang pinakabayad lang dun sa owner is the 10 pesos na entrance fee. Yun. San luwang ng lupa nila. Here's a friend namin yan. Yan. So pagod na. Nagpahiga na. Alright, mga kapot pa. So we are approaching the underground river. Ayan. So pag nakikita nyo, kayo makiyat ng aso. Ayan. Mayroon tubig lumalabas doon. Ayan sa likod ng lalaki. Ayan. So it's an underground river going from there punta rito. So may maririnig kang tubig dyan. Ito yung view na makikita nyo rito. Ayan. So, ang ganda ng view dyan. So, pagtalikod mong ganyan, as maganda. Right. So, still part of the coffee plantation. And then, we're going in sa underground river. Ito pala yung pinaka main ng underground river here. It's a gather. This is just one of the underground river. Isa lang ito. Yan o. Yan. So, cave yan. So, may bahay dun o. Modern house. Alright. Okay. Right. Yeah, no. So we're going inside the cave. Ayan. Medyo madilim. So kaya may ilaw. Ayan, no. Please, this will be the coffee here.
Grabe, dilim, no? Kuweba yan, bes. Gugun. Madulas po dito, madulas. Madulas po. Kung nag-chinel, eh, kung hinubad ko yung shoes ko, hindi kaya to. Asan ka? Ay, liwanag na. Nakita na natin ang liwanag. Yay! So, ito na. Yung falls. Alright. Ipunta mo na lang sa mga dito kayo. Okay, so that's the falls. May mga I think maliligo. Pwede naman yata. Pwede naman maligo, no kuya? Yan. So maliligo yung mga may dalang damit. Eh wala. Kami ride pa uwi na lang yung yan. Hindi takot sa lamig. Sa baba lang kami kuya. Guys, so yan si Kuya. Lalim na ito. Guys, so si Kuya. Lalim. Okay. Kasama kami. Yan siya. Tour guide ko. Asan siya? Ayan siya. Pumunta ka na. Hoy! Pag sa wala na yung guide namin, niwang kami. Sumabit siya. Ito, pakita sa video. Ayan. So, naglalakad na kami papunta dun sa tavern. Tavern, yun doon. So, I think, that's it. That's how our, ano tawag doon? Kaitokan. Kaitokan walk. Alright. Walking tour. Siguro, inabot kami ng 3 hours. Alright guys, so, tapos lang natin nung Paitokan walk. Walking tour. Mahaba siya. I think it's 2 to 3 hours na walk. Sulit, yeah. Yung 1,000 na ibabayad niyo dun sa guide, sulit naman siya. If and only if marami kayo. Pero sulit din naman siya kahit dalawa lang kami. Excuse me po. Kasi pinasok namin yung cave. Kasi napagod kami. Yan. So make sure na makuha nyo or mapasok nyo yung cave. Kasi kung hindi nyo papasukin yung cave, going to the falls, hindi yun sulit. Para dun sa 1,000. Pero depende naman yan sa inyo. Kasi
especially kung may senior citizen kayong kasama na hindi na kaya, not really advisable. Kasi mahirap yung sa loob ng cave. Madilim, kahit may ilaw, medyo mahirap siya. And yung trail papunta dun sa falls mahirap. Do yung trail pabalik na pagkatapos ng falls, mabilis na lang kasi cemented or paved na yung daan. Pero nakakahingal katulad dito. Okay, kami, pabalik kami dun sa tavern. Alright? Pero overall, sulit. Bait yung guide namin, si Kuya Aldrich. Ang galing yung mga mabibilis na daan, madadaling daan, easy way. Hindi kami dinaan. But still, it's a trek. Pero sulit, it's an experience. Kung magsasagada kayo, make sure na go for the adventure. Yan lang. Right? Alright. Lemon pie. Ayan. Ayan. Parang ito na yung common delicacy raw dito. Ayan. So marami daw bumibili. Alright. Ito pa natin. Pilot. So big con. Dito, Manila, Baguio, Sagada South Road. Alright, so mga kapotpot, so we are exiting Sagada now. We are still inside Sagada. Pero pauwi na kami. And we had a blast. It's a great time. Masaya magsagata. Ayan. Medyo bitin, syempre. Bitin, but this is the only time na meron kami. Ayan. Syempre, hindi kami binata talaga. We got a family. May anak kaming maganda. Ayan. So, we are now exiting Sagada. Ayan. So, katatapos lang namin mag Paitokan walk. It's a walk tour featuring yung simbahan, yung hanging coffins, the coffins na nandun sa mga cave, the coffee farm, meron ding underground river, yung cave, and falls. Ano nga pangalan ng falls? Basta letter B. Ayan, sige, tignan natin sa video. Ayan, basta yun. So, konting recap lang dun sa ano, dun sa ating walk tour. We paid 1,000 pesos dun sa ating tour guide. Ayan. Sulit siya. Sulit naman ang 1,000 pesos for the private tour. So actually up to 10 packs yung tour. So mas sulit yon pagka 10 kayo. Siyempre kasi 1,000 each lang kayo. 100 pala yan. Buti na lang may taga-kore-kore ito sa likod. Ayan, so 100 each kayo kung 10 kayo. Pero kung nagmamadali kayo katulad namin, kasi limited lang yung time namin, we have to grab that 1,000 pesos para sa aming dalawa. Yun. Pero sulit naman. Especially kung i-grab ninyo yung chance na pumasok dun sa cave going to the falls. Yan. Meron lang kasing siguro sobrang haba ng walk na yon, sasabihin ng guide na which is siguro minsan matubig talaga. Siyempre, concern din yung guide sa inyo. Mababasa kayo, lalo kung nakikita naman niya na hindi talaga pangbasaan yung suot ninyo, katulad namin. Pero, kailangan nyo sulitin. Worth it kahit mabasa kayo. Actually, ako, basa yung sapatos ko talaga. Luckily, talaga pang trek siya na shoes, so madali naman siyang matuyo.
worth it siya pag pinasok niyo yung cave. Kita niyo naman sa video, paglabas ninyo ng liwanag, mga konting walk pa, mga 10-15 minutes walk more, pupunta ka na ngayon, nandun ka na sa falls. Yan. So, thank you dun sa ano, dun sa aming tour guide na si Kuya Aldrich na binibigyan kami ng magandang daan, yung easier way papunta dun sa falls. And ginaid talaga kami dun sa loob ng cave kasi ang dilim. Ang ilaw lang namin is yung flashlight niya and then yung flashlight ng cellphone namin. Yun. So, saan kami dadaan? Alright. Sarap din palabas papuntang Baguio. Thank you. Thank you po. Yun. So, ganun lang. Tanong-tanong lang. Masyadong umaasa sa way sa Google Maps kasi minsan nililigaw ka niyan. Ayun, so sulit, going back dun sa kwento natin, sulit yung tour natin dun. Experience yan. It's a must experience para sa mga pupunta ng Sagata. Huwag lang yung food, huwag lang yung weather. Actually, marami pang pwede puntahan dito sa Sagata. Unfortunately, maraming ang pupuntahan, konti naman ang oras. So, kung babalikan, yes, definitely babalikan. Kung magkakaroon ng time with our daughter, yan, syempre babalikan, yes. So, yan, papunta na kami ng Baguio, pababa na kami ng Baguio City. But so finally malapit na tayo makauwi. We are now here at Tarlac and naggasolina kami sa Tarlac City ng 350 pesos. We will be adding that doon sa ating expense or expenses doon sa gasolina. Anyway, just to let you know guys na ang gasoline expenses niyo will depend on you as well, lalo na kung mabilis kayo magpatakbo. Of course, mas magastos sa gasolina, mas chill kayo, mas matipid sa gasolina. And also, yung pipiliin yung ruta ay also magdidepende dyan kung magkano magiging consumption ninyo. Mas malayang ruta ninyo, of course, mas malaki ang gasoline consumption ninyo. Pagdating naman sa food guys, always remember na kung mas mahal ang restaurant na kakainan ninyo, of course, mas malaki ang magagastos ninyo. So, depende pa rin lahat yan sa inyo. Ang vlog na ito ay guide lamang sa pagra-ride ng isang couple or dalawang tao papunta sa Sagada with the specific route na binagtas namin. Anyway, kung meron kayong suggestions or comments or anything or any question about sa aming vlog or anything na makapagpapabuti pa sa susunod naming vlog, please do leave a comment and susubukan naming sagutin yan isa-isa.
And also, please do like and subscribe to our channel. Anyway, that is our Sagada ride. Thank you sa lahat ng mga nakasabay namin sa kalsada. And also, thank you sa panonood. Please do like and subscribe and share as well this video. And we'll be posting all our expenses here in the video. Thank you sa lahat and thank you for watching. Alright, ride safe!